Magbabago na nga daw itong si Russell Westbrook para nga sa Lakers next season. Yan nga ang pinaniniwalaan ng former Laker player, tatay ni Klay Thompson na si Michael Thompson. Sabi niya, Russ is going to come in with the right attitude to prove everyone wrong. Yan mga idol ang paniniwala niya. Well, siguradong kung magagawa nga yan ni Westbrook ay talaga namang matutuwa ang buong Lakers Nation. Ang mga Lakers fans, si LeBron James, si AD at sigurado si Ron Pelinkan, si Coach Darvin Ham. At yan ay kung gagawin nga ni Westbrook. Hindi naman mga idol kinakailangan na 100% baguhin ni Westbrook yung kanyang paglalaro. Kailangan niya lang mag-adjust lang kahit kaunti. Hindi naman hinihingi sa kanya ng Lakers na gumawa nga siya ng triple-double every game. Gusto lang nila mga idol punan yung role na dapat punan ni Westbrook. Makashoot ng layup, makashoot ng mga 3-pointer, ng jump shots, gumawa ng plays, at hindi na ngayon kung ano-anong extra pa. Yan nga lang mga idol ang tanging hinihingi ng Lakers dito kay Westbrook na nag-struggle nga siya all throughout the season last year. Pero ayon nga sa paniniwala ni Michael Thompson, lahat ng yan ay babaguhin nga ni Westbrook para nga sa Lakers next season. Pero kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Naniniwala ba kayo dito or hindi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman mga idol, pag-usapan nga natin ang reaksyon ni LeBron James sa balita patungkol kay Bronny sa kanyang anak. Matapos kasing ibalita na ang Oregon School nga daw ay ang frontrunner para nga magkaroon ng commitment kay Bronny, niretweet yan ni LeBron James at pinabulaanan. Sabi niya nga na hindi pa nga daw nakakabisita si Bronny sa kahit anong school. Through phone calls nga lang daw niya nakausap ang mga coaches at universities. At kay Bronny na nga daw mismo maririnig ng mga NBA fans, ng mga basketball fans kapag nagkaroon na nga daw siya ng sarili niyang desisyon kung saan siya mag-aaral at maglalaro ng basketball. So mga idol, mukhang si LeBron James nga ang latest na nang biktima ng mga reporter na fake news ang pinapalabas. Nung una si Kyrie, kahapon si KD, ngayon naman si LeBron James patungkol kay Bronny. Pero nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang ating panguling balita na patungkol nga dito kay Patrick Beverley at sa kanyang ang mensahe sa mga batang player na ito na aspiring NBA players matapos nga ng kanilang paglalaro ng basketball. Yo, for sure. Hell yeah. You already know. Yep. I mean, everybody here ain't Paul George, everybody here ain't Siakam, y'all. You understand the teams y'all gonna go to, y'all ain't gonna be able to have a ball like that, so y'all gotta do loose. Motherfucker, the ball in the ISO, you corner man, you just sitting there, you in the way, you gotta cut, you gotta do something, you gotta be active. Defensively, like, everybody trotting back, but we ain't running back, like, how good you wanna be? You know what I'm saying? Like, that's my message. Ang magandang mensahe nga ni Patrick Beverley sa mga young hoopers na to mga idol na hindi nga daw lahat ay magiging kagaya ni Paul George at Pascal Siakam or in short ay mga all-star players sa NBA, yung iba mga role players na kagaya niya. So binalaan na nga ni Beverley itong mga batang ito na hanapin nga daw yung talagang kanilang role at mag-excel nga daw sila doon. At sinabi na rin siguro ito ni Beverly mga idol para nga balaan na rin sila at hindi na sila masyadong disappoint kapag pagdating nila sa NBA ay hindi sila palaruin. Siguro ganyan din ang naramdaman ni Patrick Beverly nung una siyang pumasok sa NBA. Kala niya siguro siya ang next LeBron James or Michael Jordan pero at the end isa lang palang siyang role player sa NBA which is not bad at all mga idol. Marami ring magagaling na mga role players. At yan nga ang mensahe ni Pat Bev sa mga batang player na ito. Hanapin nga daw talaga ang kanilang role sa NBA teams. At yan na nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!